Ano yun ito? Ano yan? Ano yun? Pukayin natin. Uy, wag na! Dali, tingnan mo. Tulungan mo ako. Sino ito? Nalunda. Nalundasan? Ito ah, mga files galing sa munisipyo. Nahirapan ako itakas yan. Pero andito ang records ng isla throughout the years. Galing mo. Thank you, Lori. Makakatulong talaga to. You're welcome, King. Kuya. Ano, te? Gusto niya? Mabutan? Pinapahiga rin kay birthday. Oo na! Mga di mabiro. Labas mo yan. So, galing to sa simbahan, ha? Hindi ko pa nababasa yun kasi ang dami-dami, pero galing sa simbahan niya. Uy, paano mo ito nakuha? Ano? May nagbigay lang. Tsaka ganda lang. Ay, di ba? Hindi, okay na, okay na. Man. Grabe naman ito, hindi mabiro. Parang mabiro. Galing mo. Eh, kasi parang ano eh. Nagdududahan niyo pa ako eh. Oo, oh, ayan o. Oh. Ay! Makakatulong sa atin. Ito ang paandar! Dami pera, akong ninakaw. Uy, zero crime rate kami dito, ha? Walang ganun. Uy, may nahiraman lang ako. Okay, huhulaan ko. Ang nahiraman mo ba ay taga Marsu? At taga Susan Council? Yes or no? Oh, ano ka ngayon? Akla. Sige, palusutan mo yan. Ano? Naku, mukhang ayaw nyo ata. Akin naman. Okay na. Kompleto na po. O, halika na mag-start na tayo. Okay. Kung meron tayong i-interviewin tungkol sa history ng Marahuyo, maghanap tayo ng whether pa na sa age, involvement, or lineage, mga ganun. Alam mo, may nakwento yung ante ko. Marami rin alam yun. Saan na lang kayo interviewin natin? Di, hindi pwede kasi parang mga chismis lang yun. Dapat kung magre-research tayo tungkol sa history from a credible source. Correct? True. Tama naman. O, tara. Let's start. Okay. Ay, ito parang perfect siya. Tingnan. Oh. Purifikasyon na lundasan, age 62. Descendant na lundasan. Perfect. Ano yung descendant? Hindi, ikaw mag-explain. Gigigil ako. Diba? Ngayon yung araw ng interview? Oo! Minsan na nga lang ako natama, ate. Nasaan? Sorry na late. Ayun. Kaya na late. May inangkasan. Si Ino, guys. May mata kami. Hindi sinama ko siya kasi, di ba, part siya ng student council. Siya yung student council president natin. Siya tutulungan niya tayo ma-approve sa board. Hi, Venice. Hi, Lori. Hi, Venice.
O, natara? Wait. May sasama pa sa'yo. Sino? Ayun. Lee! Hi! Ika-park ko lang si Jasmine. Halika na. Nakikigulo lang sana. Anong nakikigulo? Si Lily, tutulungan niya tayo bilang ally. Ay! May ally na tayo! Malam na natin makumpleto ang LGBTQIA+. Memorize ko na. Teh, mali. A for asexual, hindi ally. Anyway, welcome, Lily. The more the merrier. Thank you. O, tara. Tao po. Tao po. Hi, magandang araw, Ate Sol. Kami po yung nanggaling dito ng isang araw. Si Lola Puri po. I-interviewin na po sana namin. Ay, bakit ako naman ang gusto niyong makakwentuhan? Ay, nandyan ang ka-Cesar. Higit na matanda sa akin yon. Maraming alam na kwento yon. Lola Puri, kayo po talaga ang sadya namin. Meron po kasi kaming nadiskubre. Kilala niyo po ba si Baylan na Lundasan? Thank you po. Kaapu-apuhan ako ni Baylan na Lundasan. At kahit hindi kami personal na nagkita, pilit man siyang ibaon sa limot ng mga tao sa islang ito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng nagawa niya. Sol, tingnan niyo to mga po. Ito si Baylan na Lundasan. Isa sa mga unang babaylan na nangalaga sa kapakanan ng mga tao ng isla noong panahon ng Kastila. Pero tulad ni Rizal, hindi dahas ang kanyang sandata, kundi mga salita, mga tula, mga maiikling kwento. May asawa't pamilya si Baylan na Lundasan. Subalit alam ng puso niya na iba ang inaawit nito. Kaya nagsulat siya ng mga tula para sa isang kaibigang palihim niyang iniiro. Umibig si Baylan na Lundasan sa kanyang kauri. Kapwa niya lalaki. Isang uri ng pag-ibig na hindi niya maaaring ikwento kanino man. Kaya nilabas niya lahat ito sa dagat. Mga wika ng bigati, wika ng pagsusumamo, wika ng pag-ibig. Sa kanya po ba nagsimula yung pag-aalay ng ula at balagtasan sa dagat para po dumami yung ani? Tama po ba? Tama ka, Apo. Alam niyo ba, sa dalas niya sa dagat ay tinawag na siyang sirena ng mga tao rito. Pero la, di ba po kay ka, Mariano Sullivan, nagsimula yung gano'n? Bakit? Si Mariano Sullivan ang kaibigang lihim na itinangi ni Baylan na Lundasan. Isang gabi, nagtungo si Mariano sa silid ni Baylan na Lundasan. Doon ay natagpuan niya ang lahat ng mga liham at tula ng pag-ibig para sa kanya ni Baylan. Subalit galit at pandidiri ang isinukli ni Mariano sa lahat ng pag-ibig ni Baylan na Lundasan para sa kanya. Ipinamalita niya to sa iba niya mga kasamahan hanggang malaman na ng buong isla ang kwento. Nag-iba na ang turing ng mga tao kay Baylan na Lundasan. At simula rin noon, nandiri na sila sa salitang sirena. Hindi pa doon natapos ang kwento ni Mariano. Hindi lang niya inalisan ng dangal si Baylan na Lundasan.
Ninakaw niya ang lahat ng mga tula at balagtasan ni Baylan na lundasan. Ibinaon sa limot ng mga tao ng Isla Marahuyo ang lahat ng kadakalaan ni Baylan na lundasan. Ibinaon ang kasakiman, ng galit at kasinungalingan. Ino, alam kong masakit yung mga narinig mo kanina. Bata pa lang ako. Tanggap ko na yung responsibilidad ng pagiging Soliman ko. Pero kanina, alam mo, hindi. Tanggapin ko na lang. Tanggapin ko lahat ng kasinungalingan na kinalakayan ko. Total, ito rin naman na ako eh. Tanggapin ang isang malaking bagay kung bakit may respeto sila sa akin. Sa amin, isang kasinungalingan lang pala. Alam mo, Ing, hindi ko alam kanina kung paano ko tatanggapin lahat ng impormasyon na narinig ko. Ino, kilala kita. Hindi ka ganun. King, paano mo ko nakilala? Hindi ko nga kilala yung sarili ko eh. Naiintindihan. Magkaiba tayo. Magkaibang magkaiba. Ino. Ang hirap siguro nung pinagdaanan ni Baylan na lundasan mo. Alin? Yung magmahal ng kaibigan? Oo. Di ka ba imagine kung gaano kasakit yun? Yung pagtatago mo. Yung pagkukubli. Alam ko. Alam ko. Yung may tinatago ko. Lori, tila yata ikaw ay gumaganda ngayong gabi. Alam mo, ikaw, naiinis na ako sa'yo. Ay, binabaliwala ka, Marco. Lori, alam ko naman nagre-rebelde ka lang ngayon. Pero siguro pag natikman na... Hey, talaga, hey, Lori. Magbabalik loob ka. Alam mo, Marco, kung anong isang problema sa'yo. Madali kang mapapaniwala. Kasi, paniwalang-paniwala ka kapag sinasabi ng nanay mo na, oh, ang bait-bait naman ng anak ko. O di kaya na ng nanay-nanayan mong si Dean Imelda na ang iho, ikaw ang papatuloy na tagumpay ng pamilya mo. Pero ako na magsasabi ng totoo sa'yo, Marco. Niloloko ka lang nila. Pag-uwi mo, dumiretso ka sa salamin. At doon mo makikita ang totoo. Na kaya ka nagkakaganyan ay dahil ang dami mong kawalan sa sarili mo. Wala kang ambag, talunan ka, at higit sa lahat, kulang ka sa aruga. Sa inisa-isa kong yon, tingin mo papatulan ka ni Lori? At kahit hindi pa siya tomboy, huy, wala kang pag-asa sa kanya. Kaya kung iniisip mo na kasarian niya ang dahilan ng hindi niya pagpatol sa'yo, pwes, nagkakamli ka. Ang rason ay yung mga kawalan mo sa sarili mo.
yung kawalan mo ng kabutihan at respeto sa mga tao sa paligid mo at lalong-lalo na dyan. Dyan sa sarili mo. Kaya Marco, pwede ba tantanan mo na si Lori? Dahil wala kang mapapala sa kanya. At higit sa lahat, wala siyang mapapala sa'yo. Alis! Alis na! Ano? Alis! Tubig? Tubig. Sino kang dumapo sa kaibigan ko, ha? Nabayan mo siya. Umalis ka, umalis ka, umalis ka! Anak, handa ka na ba para sa balagtasan? Ino. Ino. Matagal na rin naman pong walang sumasali, ma. Para saan pa po? Aba, kahit na. Kailangan mo pa rin maging handa. Lalo na ikaw ang magtutuloy sa sinimula ng Lolo Mariano mo. Siya nga po ba talaga, ma? Alam mo yun? Hindi lahat. Pero yung mga alam ko, nasa fast na binigay ko sa'yo. At alam ko rin, na tinago ng simbahan yung tungkol kay Bailan Lalundasan. Hindi mo naman kasi binakas lahat. Ang dami kasi, Ter! Diyan! Ang kapal-kapal mo binigay mo, dito na baka ko nalang kinaking. Pero salamat pa din kasi sobrang laking tulong nun. Salamat, Chi. Ayun. Yun na nga lang yung may tutulong ko sa inyo. Ano yun lang? Malaking bagay na yun para sa amin. Kaya, halamachi. Machi, halamachi, halamachi, halamachi. Oo na. Sana naging kasintapang mo ako, no? Hindi sana kasama niyo ako ngayon. Hindi sana hindi ko kailangan magtago. Chi. Hindi nasusukat sa paglaladlad ng tapang. Handa kami para sa'yo. Nagahintay lang. Kung darating ka man o hindi, hindi na namin hawak yun. At saka walang sino man ang may karapatan. Napilitin kang sumama sa akin. Salamat. O naman. Iipa ako yan. Sarap ito. Archie! Bakit mo nakausap yan? Venice po! Kaya bien. O bienvenido man lang, Father. Grabe yung yan lang. Bato po ba ako? RJ, pumarinig ka sa simbahan. At ikaw, huwag kang maglalapit kay RJ. Magpapari yan. Baka mamaya kung ano pang mga impluwensya ang ipasok mo sa isip niyan. None of the above. Gusto kong masabi sa kanya yung mga salitang magpapagaan sa loob niya. Yung mga salitang magpapawi sa sakit na nararamdaman niya. Magagawa mo rin naman yan basta hayaan mo na muna siya ngayon. Kailangan niya muna i-process yung mga bagay na nalaman niya tungkol sa pagkatao niya. Okay? Shoot ka talaga? Nakakainis kapag tama ka, alam mo yun?
Pasensya ka na kahapon, ha. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman. Alam mo, hindi na dapat ako masyadong nagulat kahapon, eh. Nabuhay naman ako sa kasinungalingan. Ano pa ba yung isang katotohanan? Kaya, bilib ako sa'yo. Kasi ikaw yung pinakatotoong taong nakilala ko. Hindi pa naman huli para mabuhay ka sa katotohanan mo, eh. Sana nga ganun lang kadali. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Papa yung tungkol kay Baylan na Lundasan. Hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo kung hindi ka pahanda. Pero kung sa tingin mo, yun ang makakapagpagaan sa loob mo, pwede mo rin subukan. Alam ko naman yung magpapagaan sa loob ko. Ano yun? Ikaw. Ikaw lang naman yung totoong tao na kilala ko. Kasi kapag kasama kita, nagiging totoo ako. At habang nakikilala kita, mas nagkakaroon ako ng tapang. Sino ka nga ba, Ino? Ako si Ino. Bakla ako. Ako si Ino! Bakla ako! Ako si Ino. Bakla ako. Susunod, magpaalam ka muna pag hahalik ka. Joke. Kailangan ko rin bang magpaalam? Kung okay lang na mahal na kita. Alam mo, dadalhin ko to kahit saan. Hiya pa tong aklang to? Halikan mo na rin. Thank you. Tapang niyo. Bye-bye. Bye-bye. Mag-ingat ka. Saan ka na naman galing, Ino? Ino, kinakausap kita. Mapagod po ako. Baka pwedeng bukas na lang po tayo mag-usap. Aba, sumasagot ka na ngayon? Yan ba natutunan mo? Doon sa anak ng Judy na yon, ha? Maging bastos? Mabat nadamay si King dito? Ay, madadamay talaga siya! Kasi siya ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka ngayon, eh. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay, ha? Ma, wala kami ginagawang masama ni King. Pwede ba? Huwag mo siyang idamay dito. Huwag mo siyang bastusin. Ang laks ng loob mong ipagtanggol yung pinapain yon? Yun ba yung problema mo kay King Ma? Oo!
Malaking bagay yun sa akin. Kasi sila, sila yung muntik na sumira sa pamilya natin. Masinong sila? Yung mga Serena? Eh, paano kung sabihin ko sa'yo, nagmamahal ako ng kapwa ko, Serena? Oo, Ma. Mahal ko si King. Bes, okay ka lang ba dyan? Okay lang. Kaya lang... Halatang-halata talaga sa pantalon ko yung tagus eh. May napkin ka ba? Shit, sorry, Lord. Hindi, sige. Okay, ganda na lang. Gamitin mo na lang pong cycling ko. Wag na, okay lang. Hindi, sige, okay lang. Gamitin sure mo na lang. Sure ka ba? Sure. Sige na, go. Okay, thank you. Sorry, Bes, thank you. Matamis yung rambutan. Si Ino lang kasi marunong gumamit. Lori? To be honest, kamusta? Kailan ba si Lord? Uy! Ayun na. Magkapagod din yan. Marco, ibalik mo sa akin yan. Kunin mo! Marco, ibalik mo sabi! Uy, Marco, ibalik mo na yan! Marco, ibalik mo sa akin yan! Marco, parang ang bata eh! Marco, ibalik mo! Kunin mo! Marco! Marco! Anong klaseng nilalang ka? Ano yan? Anong klaseng nilalang ka? Tao ka ba o aswang? Hoy! Ano, Lily? Aswang ka ba? Hoy, may aswang dito! Hoy, tumigil kayo! Umalis kayo dito, mga chismoso! Aswang ka ba, aswang? Aswang! Dito, aswang! Dito, aswang! Dito, aswang! Aswang!